for Delikadesa naman, Secretary Sara Duterte Carpio, kung hindi mo kayang kampihan ang mga pulisiya na pinapatupad ng kasalukuyang gobyerno sa pamumuno ng tinatawag mong Apo PBBM at sabi mo mahal mo siya, kung hindi mo kayang suportahan ito, magbitiw ka na sa pagiging kalihim po ng Department of Education. Yan pong nagsasalita na resource person sa naging hearing diyan po sa Kongreso, yan po ay nasa ilalim ng pamumuno mo. Kahit anong sabihin natin, kapag ka sila'y nagsalita, ibig sabihin, merong pag-agree mo. At yung resource person na yon, tumututol dito po sa pagdanais ng pagbabago sa provision po ng ating konstitusyon. Imposible naman na hindi mo alam yan. At sana, binigyan mo ng guidance kung talagang ika'y kapanalig ni Pangulong Bongbong Marcos na ang kanyang mga sabihin ay hopefully pumabor sa pagnanais ng kasalukuyang gobyerno. Pero hindi po ganun ang nangyari. Ano po ang balita nitong nakaraang araw? March 4, 2024. DepEd, pinamumunuan mo ito, Secretary Sara Duterte. Tutol sa foreign control sa mga paaralan sa pamamagitan ng Chacha. I-read po natin ito pong nilalaman ng balita. Sabi po dito, Manila, Philippines, tutol ang Department of Education sa proposed amendment sa 1987 Constitution na nagbibigay ng full control at pangangasiwa ng dayuhan sa basic education institutions sa Pilipinas. Mamaya, re-reaksyonan po natin at panonoorin yung naging tugon po dito ng mga nagnanais na mabago ang ating konstitusyon, partikular ang House of Representatives. Natapos po yung kanilang press conference at meron po silang remarks tungkol po dito sa naging pahayag ng Department of Education. Sa pagdinig ng House Committee of the Whole, sinabi ni DepEd Undersecretary Omar Romero na ang amyendang nilalayo ng Kongreso sa Paragraph 2, Section 4, Article 14 ng Konstitusyon ay may far-reaching consequences and serious implications sa mandato ng DepEd. Nakakapagtaka lang, ano? Bakit nyo iniisip na magkakaroon ng ganyang consequences at serious na implikasyon sa inyong mandato? Eh kung pwede naman kayong mag-adjust sa inyong mandato. Dahil after all, the only permanent thing in this world is change. Ano yan? Katamaran? Kaya ayaw nyo ng pagbabago kasi ayaw nyo mag-adjust? Nagtatanong po tayo dyan, ha? Sabi pa nitong si Romero, the phrase unless otherwise provided by law. By the way, itong si Romero, malamang sa malamang, rekomendado ito nitong si Secretary Sara Duterte Carpio para maging undersecretary niya dyan sa Department of Education. Kung mali tayo, di-correct na lang tayo. Tuloy natin. And its underlying rationale could potentially serve as a gateway to expand the scope of control and administration over educational institutions not solely by citizens of the Philippines but by other entities as well. In this light, the scope and limits of control and administration are put into question, including processes defining who, what, and how education shall be administered. Ganito yung concern nila, di ba? Pero sa ating pagkakaalam, napakarami pong international school dito po sa Pilipinas. Partikular dyan po sa Taguig, doon sa may BGC kung tawagin. The most basic question is, sabi niya, will it allow foreign entities to teach? For this, the department respectfully and strongly objects to the amendment. Nangangamba rin ang ahensya na ang pagpapalawak ng administrasyon ng mga paaralan sa foreign entities ay makakaapekto sa mga programa at commitment ng DepEd, lalo na sa implementasyon ng bagong basic education curriculum. Biruin ninyo mga tol, ha? Nasa ilalim ng ehekutibo, ito pong tumututol. Okay lang tumutol ang iba eh.
Lalong-lalo na yung mga concerned parties na ayaw talaga sa konstitusyon pero wala sila sa ilalim ng pamamahala ng ating mahal na Pangulo. Pero ito, Department of Education at Vice President pa ng Pilipinas ang namumuno dito. At ang kanyang undersecretary sinasabi na tutol sila na baguhin ang partikular na provision na yan ng ating konstitusyon. Tama ba yun sa tingin ninyo? Kaya por delicadeza, babalikan po natin yung sinabi natin kanina. Eh sana naman, kung hindi mo kayang pagsabihan ang iyong mga subordinates, Secretary Sara Duterte, eh magbitiw ka dyan sa iyong posisyon. Imbis na suportahan mo yung panawagan ng Pangulong Bongbong Marcos na magkaroon ng pagbabago sa ating konstitusyon, ang economic provisions nito, sinisilip nyo pa at tinututulan ang bagay na yan. Tuloy natin ang binabasa po natin balita. It is essential that the Philippine curriculum is exclusively implemented by Filipino citizens. This ensures alignment with the specific needs and context of our country. Sabi pa nitong si Romulo. At nitong si Romero. Matatandaan na inilunsad ang bagong matatag kindergarten to grade 10 curriculum ng DepEd noong Agosto 2023. Tampok dito ang recalibrated curriculum na nagpapakilala ng bagong learning competency na tinatawag na makabansa na layong hubugin ang mga estudyante na maging makabayan at kilalanin ang kanilang pagkatao ayon sa kasaysayan at sining at kultura ng bansa. And if my memory serves me right, may napanood ako sa TikTok. Ini-interpolate ng isang kongresista ang isang estudyante mula po sa University of the Philippines. Or kung hindi man estudyante ito, resource person na maaaring galing sa University of the Philippines. At pinaliliwanag po doon ng kongresista na hindi porket ang pag-aalaw ng international school dito po sa Pilipinas ay mangangahulugan ng kawalan na po ng nationalism or patriotism. Dahil mismong ang ating pambansang bayani na si Jose Rizal ay kanya pong isinahalimbawa. Sinabi niya na itong si Dr. Jose Rizal, nung ito po'y nag-aaral dito sa Pilipinas, nakita niya po ang kababaan ng antas ng kalidad ng edukasyon ng mga panahong iyon dito sa Pilipinas. Kaya minarapat mismo ng ating national hero na pumunta sa ibang bansa, partikular sa Madrid, Spain, para doon po ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral ng medisina. Yun ba ay nangangahulugan na ang pagpunta nitong si Jose Rizal doon sa ibang bansa ay kawalan na po ng nasyonalismo or patriotism dahil minarapat niya na ang magturo sa kanya ay foreign entity at foreign national? At nung tayo po ay nasakop na ng ating kaibigan sa ngayon na mga Amerikano, ang mga unang pumunta ritong tagapagturo ng mga ekspertiya sa iba't ibang larangan ng profesyon sa ating paaralan ay mga foreign national sa makatuwid. Natuto tayo. Yung mga ninuno natin na naging basihan para po makuha nila ang kanilang mga respective professions that time, ang nagturo po sa kanila ay mga foreign nationals. Naka-epekto ba yon sa tinatawag na nasyonalismo at patriotism? Nawalan ba ang Pilipino nung mga panahong iyon? Di ba hindi naman? At ganon yung gustong ipunto ng kongresista na yon sa kasalukuyan, na ito po ay pagbabago na kinakailangan po natin sa kasalukuyan sapagkat meron pong terminong tinatawag na globalization. Hindi po pwedeng ang Pilipinas ay maging parang island lamang na tayo-tayo lamang ang nandirito. Kailangan po natin ang pakikipagtulungan sa lahat ng mga bansa na maaari pong like-minded po ng tulad ng Pilipinas. At nakikita ngayon ang mga nagpo-propose ng pagbabago sa konstitusyon na ito na isang bahagi po ito na kinakailangan po natin ang maitaas ang antas ng kalidad ng edukasyon dito sa Pilipinas. At magagawa lang daw po yan
kung bibigyan natin ng pagkakataon ang mga foreign group or nationals na ito na makapag-operate din ng kanilang paaralan sa Pilipinas. Tuloy ko po ang sinasabi ko dito, ang binabasa po natin balita. Sabi pa nitong si Romero, binanggit ni Romero ang Article 14. O sabi pa po dito sa balita, Section 3 ng Konstitusyon, na nagbibigay mandato sa lahat ng educational institution ay magpaunlad ng patriotism at nationalism ng mga kabataan. Having foreign entities, dagdag niya, control and administer basic education in the Philippines may run contrary to this undertaking. This begs the question, how can foreign entities who are not citizens of the Philippines and therefore may lack first-hand experience with Filipino culture and values effectively impart a sense of patriotism and nationalism to learners? Nagtatanong siya. Consequently, this may result in the possible dilution of the fundamental aspects of the Filipino identity, cultures, values to be taught, and worse, endanger national security. Kaya nga binabalikan natin yung kasaysayan eh. Kasi ang mismong pambansang bayani natin na nagmahal sa sarili po nating wika, sinabi ng ating pambansang bayani, ang sino mang hindi nagmamahal sa sariling wika ay mabaho pa sa nabubulok na isda, something like that. Ano? Pero, nung tinanong yung resource person doon sa Kongreso nung mga panahong iyon, ano sinagot nung resource person? Anong libro ang isinulat nitong si Dr. Jose Rizal na pinaka nakilala sa lahat? Noli Me Tangere and El Pulibus Turismo. Sa anong wika niya ito isinulat? Ang sagot, sa wikang Spanish. It doesn't mean na porket gumamit ba ng salitang Spanish itong si Jose Rizal ay nawala na ang kanyang patriotism at pagiging nationalistic. Ganon din dito mga tol. Yon ang gusto pong ipalikita at ipaliwanag sa atin ng kongresista. I forgot the name of that congressman. Na hindi porket inaalaw po natin ito pong pagpasok ng foreign institution na makapagturo sa ating basic education ay mawawala na po ang sense of nationalism ng ating mga kababayang Pilipino at yung pagiging nationalistic ng mga ito. Ang tinitingnan kasi dito, kung ano yung magiging magandang epekto ng pagpasok na yan ng mga foreign institutions dito sa Pilipinas. At ang kasiguruhan ayon sa kanila ay dekalidad na edukasyon. Kaya nga po ang mga Pilipino, napakarami pong pumupunta sa ibang bansa para magpatuloy ng kanilang pag-aaral. Bakit? Kasi mas nakikita nila na ang edukasyon sa ibang bansa ay mas mataas ang kalidad kumpara dito sa Pilipinas. And mind you mga tol, siguro kung kayo din mabibigyan ng pagkakataon, mas nanaisin ninyong mag-aral sa ibang bansa. Isang magandang halimbawa niyan ngayon, nakapwa nating content creator at political blogger, si RJ Nieto or King King Pinoy. Diba siya po ay nag-aral dito sa Pilipinas, ngunit hindi po siya nakatapos, tumigil siya, naging active sa political blogging, at muling nag-aral, pero mukhang hindi yata nararapat sa kanyang paniniwala na dito siya magtatapos sa Pilipinas dahil mas tingin niya mas maganda ang kalidad ng edukasyon sa ibang bansa. At yun naman ang katotohanan. Kaya pumunta po siya ng United Kingdom at doon po ngayon nag-aaral. Ang tanong, yung pagpunta ba ni Thinking Pinoy diyan sa United Kingdom ay magiging kabawasan ng kanyang pagiging nationalistic at pagiging patriotic sa Pilipinas? Mababawasan ba yon? Kung pinapalo niyo si Thinking Pinoy, alam niyo ang kasagutan diyan. Hindi yon kabawasan. Sapagkat sinasabi ni Thinking Pinoy na kung siya'y makakatapos, lahat ng kaalaman na natutunan niya doon sa ibang bansa, ibabalik niya dito sa Pilipinas at ituturo niya sa mga kapwa natin Pilipino. Ngayon, napakahirap gawin ng ginagawa ni Thinking Pinoy at napakagastos kasi pumupunta siya doon sa ibang bansa para doon mag-aral. Ito ngayon yung pagkakataon
na yung nasa ibang bansang mga paaralan na yan pupunta na sa Pilipinas at dadalhin na yung dekalidad na edukasyon para sa mga Pilipino. Bakit ninyo pipigilan yan, Department of Education? Ngayon, pakinggan po natin ang remarks dyan ng ating mga kongresista, bagamat syempre, nirerespeto po nila ang panig naman ng Department of Education. Pakinggan po natin ang katanungan dito ng isang reporter. Magandang umaga po. Hingi lang po ng insight. Lumalabas kasi doon sa mga hearing nyo, parang kahit na may sinabi na ng presidente na favor siya sa economic cha-cha, pero yung DepEd ayaw pa rin. Parang ino-oppose nila. Parang sila lang yung agency na nag-stand to oppose. Diba? Insights lang po. Yun ang nakakapagtaka dito eh. Ang natatanging departamento sa ilalim ng ehekutibo na nag-o-oppose sa pagbabagong hinahangad ng kasalukuyang gobyerno sa ilalim ng pamumuno ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Dahil Duterte yung namumuno dyan sa Department of Education? Nak ng teteng talaga oh. Well, we respect their position. In the same manner, lahat dyan, pros and cons, we respect. The essence of the ano lang naman, yung mga, yung mga insight of the resource speakers are meant for the, for the congressman in making its final, decision on how to vote on the matter. As to whether or not ang DepEd oppose it or yung some other people opposes it, ganun talaga. At the end of the day, basta magbobotohan dyan, whether it okay. is... Okay, naririnig nyo ha, yung paliwanag, nirerespeto nila. Pero alam natin na yung undersecretary na yan, hindi yan magsasalita ng walang guidance ng kanyang secretary. Yon ang pinaka-basic understanding dyan. Hindi niya sasabihin ang pagtutol niya na yan kung walang guidance mula kay Secretary Sara Duterte. Bago siya umarap dyan, ilalatag niya yan kay Secretary Duterte. O ito, Secretary, yung ating posisyon. Hoy, bakit ganyan ang posisyon mo? Hindi dapat. Dapat wag tayong pumayag sa pagbabago sa konstitusyon. O yun sa akin, agam-agam ko lang yun. Ha? Theory ko lang yun. Pero kung ang pagbabasihan kasi natin, ang mga mag-anak na Duterte, ayaw nila ng charter change. Except, nitong nakaraang araw, nagbago bigla ang ihip ng hangin sa bibig nitong si Rodrigo Duterte. O, kaya magkakaroon tayo ng idea. Kaya ngayon siguro ganito ang posisyon ng Department of Education dahil Duterte ang namumuno diyan sa DepEd. Their stance were able to influence the congressman will be revealed later in the outcome of the voting. But as I've said, we respect kung anong position ng ng DepEd diyan. In addition to that lang po siguro, I wouldn't know how particular to interpret, with finality yung sinabi nung resource person ng DepEd. But if I recall correctly, under the interpellation of Congresswoman Kimbo, there were actually some admissions by the resource person that there might be just differences in the understanding of the provision. But what I can say from my personal understanding of how the hearings proceeded, we do understand that there will be apprehensions on the part of DepEd on how it would play out po, no? Kasi the question talaga po nila that we saw was that dun sa control and curriculum and in relation to the mandate of DepEd. But we have to remember po, no, that the mandate of DepEd only flows from law and from the Constitution. So the question that they presented before us na paano na po yung curriculum, paano yung mga existing laws namin, that it's the effect of the Constitution po, no? Dito, nakikita natin ngayon sa parang ang nangyayari, katamaran na ang nakikita nitong DepEd. Palibasa, tamad yung kanilang pinuno dyan na si Secretary Sara Duterte, tamad din silang mag-adjust. Huwag ganun. Kung mabago ang konstitusyon, kagustuhan niya ng taong bayan.
sa bagay, after all, itong sinasabi ni Romero, yan ay kanyang ayon sa kanyang ekspertiya. Pero sa huli, taong bayan ang masusunod dito eh. Kapag ka sumulong itong tsarcha, di ba? Inagrihan, which I believe, baka hindi mangyari pagdating sa Senado, kaya nakakalungkot po yun. Pero, hoping tayo na mangyaring umusa dito. At dumating sa pagkakataon na tayo na po'y boboto, isang plebisito. Yes or no lamang tayong mga Pilipino. Taong bayan ang masusunod, DepEd. At kapag ka nasunod ang taong bayan na baguhin ang konstitusyon, yes. Wala kayong magagawa kung hindi mag-adjust sa inyong mandato. Huwag kayong tamad. Ang layo-layo pa lang, iniisip nyo kagad yung adjustment ninyo sa inyong mandato, sa inyong mga polisiya. Ganun talaga. Nagkaroon ng pagbabago eh. Sino ang mag-a-adjust ang konstitusyon para sa inyo? Sino ang mag-a-adjust ang ehekutibo para sa inyo? E nasa ilalim lamang kayo ng ehekutibo bilang departamento? So if Congress as a whole, together with the Senate, decides to change it, then mag-a-adjust naman po yung DepEd. And there was that admission na it's not impossible. Kasi nga po, with the caveat na unless otherwise provided by law, there will be further regular legislation to set out the parameters, the limits, kung anong mangyayari po dito sa DepEd, and of course, they will follow, which includes the control and mandate over curriculum and such. Yun lang po. Ginagalang natin yung opinion. Ito, maganda tong sasabihin dito ni Congresswoman ng 1st District ng City of Taguig. Second District pala. Si Amparo Maria, natakpan kasi ng kanyang pangalan, Zamora. O yan ha, maganda yung sasabihin niya rito kasi may mga example siya ng international school eh. Particular sa kanyang distrito, dyan sa City of Taguig. Nung resource person galing sa DepEd nung isang araw, although hindi ako nag-a-agree kasi medyo parang kumukontra ata. Sa distrito ko mismo, napakaraming international schools. Diba? I hailed. Sa distrito niya mismo, maraming international schools. Ang mga nag-aaral ba doon? Foreign national lamang, di ba? Hindi. May mga Pilipinong nag-aaral doon. Kasi bakit doon sila nag-aaral? Kasi pinili nila yon dahil sa tingin nila, mas mataas ang kalidad ng edukasyon doon. Wala tayong magagawa doon. Choice nila yon. Ngayon, ino-offer ng gobyerno sa pamamagitan ng pagbabago sa konstitusyon na ang mga pagkakataong iyan maging available na sa lahat ng mga Pilipino, hindi lamang dahil ikaw ay mayaman. Tapos pipigilan ninyo, Department of Education? From the 2nd District of Taguig, kung nasaan po ang BGC at napakarami naman pong international schools doon. Sinasabi nila na those schools exist because of legislation. So what makes these foreign institutions any different? Parang kontra ata. Pero ginagalang natin yung opinion nila and para yun sa further na pagninilay ng mga congressman na sa dulo naman kami din naman po ang boboto. Pero naniniwala po ako na kung nag-exist naman ngayon ang mga international schools dito at matagal na po silang nag-exist, wala naman pong masama na pumasok pa ang mga international, ng mga iba pang international schools. Naging issue kahapon ng mga resource persons yung mawawala daw yung sense of nationalism natin. Pero makikita natin sa napaka... Yan nga ang problema eh. Ginagamit na naman nila ngayon yung sense of nationalism and patriotism na yan para lang pumabor sa naratibo nito. Partikular ang DepEd. Hinalimbawa na natin kanina, may nanonood tayo dyan, si Nanay Shelly, sabi niya kanina, limang lengguwahe ang kanyang kayang salitain at isulat. Pero hindi nawawala sa kanya yung pagiging nationalistic and patriotic. Ganon din naman itong si Thinking Pinoy. Nag-aral siya sa ibang bansa. Pero kapag makatapos daw siya, ibabalik niya rito sa Pilipinas ang kanyang expertise para maturuan ng mga kapwa niya Pilipino. Yung Congresswoman kahapon na si Congresswoman Swansing sa kanyang press conference, although iba ang topic,
Pero nakilala natin siya na graduate sa Harvard University. At yon ay sa Estados Unidos, the most premiered university, particularly siguro sa buong mundo na. O kung hindi man, nangunguna, nasa top 10 universities po ang University of Harvard. Eh yun, dadalhin ngayon dito sa Pilipinas. Ipagpalagay natin na Harvard, Cambridge, kung anumang mga magagandang universidad sa ibang bansa, dadalhin na rito sa Pilipinas. Hindi ba natin nanaisin yun? Na yung kalidad ng edukasyon nila, napakalapit na para sa mga Pilipino? Eh para ka makapag-aral sa Estados Unidos, sa United Kingdom, aba, milyones ang gagastusin mo. Hindi kakayanin ng daang-daang libo lamang ang pera mo. Titira ka doon, mag-aaral ka doon, magbabayad ka ng tuition, lilipad ka ng eroplano back and forth for over a year or more than years. Hindi kayang i-sustain ng pangkaraniwang Pilipino. Ngayon, ito na yung pagkakataon. Aba, malay nyo, pagpunta rito ng Harvard, makapag-aaral si Top 1 o kaya mga anak nyo doon. Ano, kasi nandito na sila sa Pilipinas. Qualifying examination na lamang ang kailangan mong ipasa at kaunting pera para maipagpatuloy mo yung pag-aaral mo doon sa kanilang institusyon. Tapos pipigilan ninyo. Saka after all, bakit nila tinututulan ito na kung ang concern naman dapat dito ay yung tertiary education, hindi naman ang basic education? Kasi sinasabi na ang mga papasok, tertiary, hindi po basic. Kung tertiary, college po ito. At hindi po iyon sakop ng Department of Education. Ang merong sakop dito, ang Commission on Higher Education. Pero bakit ganito ang Department of Education? Para saan na naman ito? Para na naman isulong ang naratibo ng mga Duterte? Ganun ba yon? Maraming bansa tulad ng Singapore, marami pong mga international schools na nasa Singapore. Yung sikat po na school na INSEAD, nasa Singapore po yon. Pero parang hindi naman nawawala yung pagmamahal nila sa bansa nila. In fact, alam natin ang Singapore, Kong Mark, talagang known sila na matatag ang kanilang paghanga at pagtingin sa kanilang bansa. So sa tingin ko, marami namang safeguards against yung mga fears ng ating resource persons. Yun ang hindi nyo iniisip dito, DepEd. Nagko-conclude kayo kagad sa inyong mga agam-agam lamang. Pero hindi nyo man lang tinanong o inisip na meron pong mga safeguard dyan. Hindi naman basta-basta iaalaw yan ang ating gobyerno na sila'y basta na lamang magtayo dito ng kanilang mga paaralan. Meron pong regulation na mangyayari dyan at ito nga yung safeguard na i-establish. At sana, pakinggan ninyo yun, Department of Education. Kahapon. Salamat po. Okay, sorry, just one more in addition po. No, kasi it was mentioned by Kong Pami and I agree actually it came to mind nga yung sinasabi dun sa international schools. If you recall during the hearing po, no, naging question po talaga yun when it comes to international schools and even playing field. And lumabas po dun, hindi masagot nga ng DepEd po, no, kung ano ba talaga yung ownership ng British School of Manila, Everest, and other schools na na-mention ni Stella Kimbo, ni Congresswoman Kimbo. So it brings to light the question po, no, ang nakikita po namin, although we understand the stand of DepEd, pero napaka-limited. Actually, kahit sa testimony po nila, sinabi nila, ang DepEd lang po, makakasagot doon lang sa basic education. Hindi po nila may sasagot yung sa tertiary kasi sa CHED na daw po yun. Pero diba? Nadidinig nyo? Ang iniisip natin papasok dito, tertiary education eh. Bakit makikialam dyan ng Department of Education? Saka kung nakikialam sila, bakit may mga international schools dito sa Pilipinas na existing na sa kasalukuyan at sa napakatagal na panahon pa? Ilang taon na merong international school dito sa Pilipinas, bakit lang nila binobrought out ngayon yung issue na yan? Na kapag ka nag-aral ka sa international school o kaya ang international school na yan nandito sa Pilipinas, mawawala ng sense of nationalism and patriotism ang bawat Pilipino. Bakit ngayon lang? Again, dahil hindi na naman pabor kasi ang naratibo na yan sa mga Duterte. At ang namumuno sa Department of Education, Duterte. Kaya nga sana,
itong secretary natin, huwag mo nang intayin na tanggalin ka pa ni Pangulong Bongbong Marcos eh. For the sake of delicadeza, total, ayaw ng ahensya na pinamumunuan mo, partikular ito ngayon ang hinahangad ng pagbabago sa konstitusyon, magbitiw ka na dyan sa pwesto mo bilang Secretary of Education. Maging Vice President ka, okay lang yan. Mandato mo yan eh. Ibinoto ka ng tao dyan. In fact, bumoto nga kami sa iyo pero nagkamali kami. Pero yung manatili ka sa Department of Education bilang kalihim nito, tapos kumukontra ka sa kasalukuyang Pangulo na nag-appoint sa iyo dyan, eh parang nakakahiya naman yun. Magkaroon ka naman ng hiya sa mukha mo, Sara Duterte Carpio. Kaya ka na chichismis sa kasalukuyan eh. Dahil yata makapal talaga pagmumukha mo eh. Alam nyo ba kung ano chismis dito? Panoorin nyo yung mga vlog nitong si Nino Barsaga, nitong si Mike Cervera, nitong si Epifanio Labrador. At malalaman nyo kung ano yung mga chismis na sinasabi na yan sa harapan po ng publiko. Tuloy po natin ang pakikinig dito mga tol. We want to take consideration. We cannot decide on Chacha based on at dito lang tayo magpo-focus. Kasi if you look at the whole amendment that is being proposed, we're talking about, although basic na banggit doon, it has an effect on tertiary. It has an effect on international schools. So, as much as we understand and we respect the position of DepEd as concerning their mandate sa basic education, we have to consider yung whole po, no? So, their sole opinion, doon nga pa lang sa international schools, cannot give us a final conclusion, then we must look to the other resource persons. Yun lang po siguro, in addition lang po sa sinabi kong mami. Thank you. Thank you. Ihabol ko lang po yung question from Red Mendoza from Manila Times. Oh, anyway, tapos na yung katanungan na yun. Ano? Ang punto na lang natin dito mga tol, kung talagang itong Department of Education sa pamumuno nitong si Secretary Sara Duterte Carpio ay tahasang tututol dito sa paghahangad ng pagbabago para sa konstitusyon ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Magbitiw ka na dyan sa pwesto mo. Salamat, by the way, dyan sa super sticker, Gene, ano? Salamat. Magbitiw ka na sa pwesto mo. Nakakahiya yan. Hayagan kayong tumututol sa gusto ng Pangulo. Tapos, kapit-tuko kayo sa kapangyarihan. Wala ka namang nagagawa dyan sa Department of Education. Nagtataka nga tayo mga tol, paano naging top performing secretary itong si Sara Duterte Carpio? Sa mga survey na inilalabas, nakakagulat eh. Top performing Secretary of Education? Eh yung mga problema dyan sa Department of Education, hanggang ngayon hindi naman nare-resolve. Ano ang pinaka-latest na problema dyan na nalantad sa ating publiko? Puntahan po natin ang Senate of the Philippines. Ha? Eh, itong si Senator Rapi Tulfo, ang idol nila, nagbulgar sa harapan ng publiko na ang Department of Education, di umano, meron daw pong mga ghost employees. Ghost beneficiaries. Ito naman ay hindi sa panahon nitong si Sara Duterte. Panahon pa ito ng kanyang tatay sa ilalim ng Department of Education. Still, kahit hindi mo yan panahon, dapat meron kang ginawang aksyon dyan. You are almost 2 years as Secretary of Education. Yet, itong mga problema na kinakaharap ng iyong ahensya o departamento hanggang sa ngayon, hindi mo na nare-resolve. Sabihin ba naman dito sa balita na ating pong babasahin na hinahanap ko lamang, more than 12,000 ang sinasabing hindi maipaliwanag na benepisyaryo ng tinatawag na subsidy program ng ating gobyerno para po sa ating mga mag-aaral. Kasi ang layunin po ng programa na yon, kaya nagbigay po ng subsidiya sa halagang 300 million pesos, ay kumbinsihin ang mga mag-aaral na nasa publiko na kung kaya naman nila, mag-transfer sila sa private school para ma-decongest ito pong ating mga public school. Ito po, sabi po dito, basahin ko na lamang in the interest of time, ano?
Tulpo, pinuna ang issue sa tuition subsidy program ng DepEd. Dumalo si Senator Rapi Tulpo noong February 28 sa pagdinig ng Committee on Basic Education kung saan nagkaroon siya ng oportunidad na ungkatin ang reklamong idinulog sa Rapi Tulpo in Action kaugnay sa government assistance to students and teachers in private education or GASPE or tuition subsidy program ng Department of Education. Matatandaan na noong February 23, 2024 ay napasugod ang grupo ng mga magulang at estudyante at inirereklamo ang St. Michael Archangel Technological Institute dahil hindi makapag-enroll sa kolehiyo ang mga anak nila. Hinaharang daw ang release ng school cards nila sapagkat hindi pa nakakapagbayad ang DepEd para sa kanilang tuition subsidy. How come? E may budget para dyan, bakit hindi pa nakapagbayad itong DepEd? O hindi po bahagi yun ha, nang binabasa ko, komento ko po yun. Isa sa mga requirement para makapasok sa kolehiyo ay ang pagsusumite ng nasabing card. Sa panayam sa RTIA, nangako si Attorney Tara Rama, Director 3, Government Assistance and Subsidies Office or GASO ng DepEd, na siya mismo ang makikipag-ugnayan sa mga magulang ng mga naiipit na estudyante at sa mga eskwelahang kanilang papasukan para makapag-enroll sila. Kaya pinasalamatan ni Senator Rapi si Attorney Rama sa nasabing pagdinig sapagkat tinupad niya ang pangako sa kanila. Sa naganap na hearing ay nalaman ng komite na mayroong 12,675 na ghost beneficiaries na hindi dapat makatanggap ng pera mula sa DepEd at umaabot sa 300 million pesos ang nawala sa gobyerno dahil dito at kasalukuyan ay humihingi ng refund ang DepEd sa mga tinatawag na ghost students. Agad namang pinalagan ni Senator Tulpo ang depensa ng DepEd na maaaring clerical error lamang ito dahil umabot na sa libo-libo ang bilang at tila sinadya na talaga ito ng mga tiwaling eskwelahan. Kaya inirekomenda ni Senator Tulpo na dapat nakalista online ang beneficiaries ng GASPE sa kanilang website para sa transparency. Sa kasalukuyang panahon, ang PEAC at DepEd lamang ang nakakaalam ng listahan ng mga estudyanteng pinibigyan ng tuition subsidy kaya prone ito sa corruption sa pamamagitan ng ghost beneficiaries. Iminungkahi rin ni Senator Rapi ang pagsusumite ng DepEd ng financial statement ng PEAC sa COA sa ngalan ng transparency. Ito'y matagal na rin daw kasing hinain ng COA mula pa noong 2017 kung saan ayaw ng PEAC na ma-audit sila ng COA. Binigyan diin ni Senator Tulpo na ang dapat makinabang sa GASPE program ay ang mga totoong nangangailangan lamang nito. Sa susunod na hearing ay ipapatawag din ang mga opisyal ng eskwelahan na nakita ng COA na mayroong ghost beneficiaries at hindi nakakapagbigay ng refund. Ngayon, problema itong kinakaharap ng Department of Education. Hindi nating sinasabing kinurap ito, pero problema ito. Bakit hanggang ngayon, 2 years ka na almost, sa panunungkulan mo, Secretary Sara Duterte, hindi mo nareresolba ang problema na ito. Ang laking pera po nito. 300 million pesos mula po sa kaba ng bayan. Buwis po ng taong bayan yan. At nararapat lamang na kung talagang top performing secretary ka, eh sana naresolba mo na ito. Eh wala, eh hanggang sa ngayon, kung hindi pa nasilip dyan sa RTIA. At ngayon, itong si Senator Rapi Tulpo, hindi ito malalantad sa harapan ng publiko at mananatili na lamang na ganito? Anak ng teteng na yan. Kung talagang magaling ka na Secretary Sara Duterte Carpio, sana wala nang problemang ganito diyan sa Department of Education. Eh dahil nga hindi ka magaling, eh perhaps for delicadeza, magbitiw ka na sa pwesto mo bilang Secretary. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol. Hanggang dito na lamang. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.